in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. Hello guys, welcome back to my channel. For today's video guys, meron naman akong papakita sa inyo. Ito naman yung pagbuo ng 12-inch diameter na kapisball guys. Pang street light ito guys, new develop. Ginawa na rin namin siya ng post tail, pinaka stand niya. Hindi ko na patatagalin guys, papakita ko na sa inyo paano ang proseso ng paggawa nitong 12-inch diameter. So ang una natin gagawin guys is gugupitin natin yung kapis. So itong kapis na to guys, nakasukat na to doon sa pattern na para sa 12-inch diameter. And then pagkatapos nitong ikat guys is bibindahan siya. So gaya ng sinabi ko kanina guys, so ito na siya, bibindahan na natin. Kaya natin bibindahan guys kasi ang ginagamit natin pambinda dito guys is brass. Ito yung kinakapitan ng tingga. So pag once ihihinang kasi guys, pag ipoporma na siya, doon kakapit ang tingga sa brass. Kasi ang tingga hindi kumakapit doon sa kapis. And then pagkatapos natin mabindahan guys, magsimula naman tayo ngayon sa paghinang. So gaya na sinabi ko sa inyo kanina guys, ito ang tingga kumakapit doon sa brass. So kaya nabubuo yung bola dahil doon sa brass. Doon siya dumidikit eh, doon dumidikit yung tingga. And then habang binubuo yung bola guys, habang hinihinang, gagawa tayo ng washer guys. Ito naman yung kakapitan ng ilaw, ito yung pinaka holder niya. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. So dahil 12-inch diameter na ang laki ng bola guys, medyo may kalakihan na, medyo may kabigatan na, hindi na pwede ang hinang lang guys, kailangan na talaga ng welding. So gagamitan natin siya ngayon ng welding. Thank you.
tapos natin mo-welding, guys. Kasi meron siyang mga itim-itim, kailangan ng grinder rin. So ayan, kailangan ismot siya, guys. Para paglagay dun sa bula, salpak lang. So dito naman sa pagkapit natin sa washer, guys, pagkatapos natin mag-grinder, hinang lang gamitin natin, guys, tingga. Gamit yung soldering iron at saka soldering lead. So matibay naman to siya, guys, kasi paikot naman, papasada naman yung tingga sa gilid ng ano, sa pinaka-edges ng kapis, saka doon sa may wire para doon sa washer. Din pagkatapos natin maikabit ng washer, guys, papasadahan natin ng tingga yung pinaka-edges ng kapis. Ito yung brass. So ikukot natin siya, guys, para magmukha siyang parang classic silver ang dating niya. So hindi na ito ipipintura, yung kulay tingga na siya. And then pagkatapos natin makot ng tingga yung brass, guys, pagsaklubin na natin siya, guys, para mabuo na. And then pagkatapos natin mabuo, guys, hugasan na natin siya. So ang una natin, guys, itubog muna natin siya sa muriatic acid para matanggal yung mga putik-putik ng kapis, para totally mawala yung mga lumot. And then pagkatapos, guys, hugasan natin siya sa tubig gamit ang scuba brush. So kailangan natin gagamitan ng brush, guys, kasi may mga lumot ito na tinanggal ng acid. Saka para mawala na rin yung acid. And then pagkatapos natin mahugasan, guys, patuyuin na lang siya. And then pagkatapos matuyo, guys, saka natin applyan ng varnish. So ang varnish na gagamitin natin, guys, is epoxy enamel clear. So ang ratio ng timpla nito, guys, is 3 yung clear, isang catalyst at saka 4 na reducer.
not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? So ang gagawin natin pag varnish nito guys, kailangan mailubog yung kapis. Kailangan mapasok siya ng husto ng epoxy clear para kung sakaling mayroon may mga crack yung kapis, masiseld yung ano nung clear, so mawawala yung crack niya. Between a rock and a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. And then pagkatapos natin mabarnisan guys, patuloyin natin siya. Tapos patuyuin siya ng husto. Bilbilad natin sa araw. And then pag natuyo na guys, saka na natin ilagay sa pinaka-posting niya. Meron kasi kaming ginawang posting nito guys. Bali, isasabit siya sa posting. So ito na yung pinaka-posting niya guys. May nakaabang na wiring. Meron na rin receptacle para sa ilaw. So ikakabit na lang natin ito doon sa bola. So itong poste guys, meron itong trade na sukat din para isalpak doon sa washer na ginawa natin kanina doon sa bola. So ayan na siya guys, salpak lang yung trade doon sa washer. So ilalak na lang natin siya ngayon guys para hindi siya malalaglag. So ayan na siya guys, naitayo na natin yung puste. Ayusin na lang natin yung wiring para isalpak na, para ikabit na natin doon sa outlet. Tatry natin kung malakas ba ang ilaw niya, kung pwede siya sa mga madilim na kalsada. So ayan na guys, isusubok na natin sa kalsada. Okay guys, malakas naman ang ilaw, pwede siya pang outdoor. Thank you for watching guys, don't forget to like and subscribe. Salamat, God bless us all.